Dalawang taon na ang nakakalipas, ang mga opisyal ng Global Fishing Watch ay gumamit ng satellite data para itrack lahat ng fishing boat sa buong karagatan ng mundo. At yan ang nakuha nila. Yung mga umiilaw ay mga barko o fishing vessel na kasalukuyang nanguhuli ng mga isda. Sobrang dami. Umaabot ng nasa 1,000 ship ang sabay-sabay nanguhuli sa ating karagatan. At kung iniisip mo na madami ito, tama ka, sobrang dami niyan. Ang mga tao ay nanguhuli ng sobra-sobrang isda gaya ng lagi nating ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, sobrang-sobra na talaga tayo. Kaya naman mapapaisip ka na lang talaga, paano kung maubusan ng isda ang karagatan? OA ba? O posibleng mangyari? Sabihin na natin na parang OA yung umpisa ng video, pero magugulat ka pag nalaman mo na meron itong malaking kapalit para sa ating lahat. OA na kung OA. Sa lahat ng hayop na ibabahagi natin ngayon, ganito talaga yung mga posibleng mangyari. Pero bago ang lahat, ilike mo muna yan, baka magkalimutan pa. Let's go! Una sa lahat, ang pag-uusapan natin ay ang overfishing. Narinig mo na siguro yan. Yan yung sa isang bahagi ng dagat. Maraming nahuhuling adult na isda at wala nang natitira para sila ay magparami muli. Ibig sabihin, may mga bahagi ng dagat natin na hindi napupuntahan ng mga mangingisda dahil halos wala na silang mahuli sa parting yon. Malala, di ba? Nitong mga nakaraang dekada, ang bilang ng overfishing ay pataas ng pataas. Mas mataas ito ng 3 beses kaysa noong 1970. At dahil nangyayari ang pangingisda sa lahat ng oras, kahit ngayon na nanonood ka ng video na ito, ang pinsala natin sa dagat ay sobrang laki. Natipong ang populasyon ng mga isda sa dagat ay bumubulusok pababa. Mas nakakabahala kung kukuhanin natin yung bilang. At yan na nga yung ginawa ng mga scientifico. So kada taon nasa 1.1 hanggang 2.2 trilyong piraso ng isda ang nahuhuli sa ating karagatan. Ito ay mga wild fish pa lamang, hindi kasama ang mga nasa palaisdaan o alagang isda. Lumalabas na nitong nakaraang 20 taon, nasa 20 trilyong isda ang nahuli. Sobrang dami kung iisipin. Kaya lumalabas mula noong 1970, ang bilang ng isda sa dagat ay nabawasan ng kalahati. Kalahati, guys! Ayon pa sa ilang pag-aaral sa London, ang populasyon ng mga paboritong huling isda, gaya ng tuna at mackerel, ay bumaba ng hanggang 75%. Ang malaking pagbaba ng populasyon ng bawat uri ng isda ay may malaking epekto sa buong ecosystem, bukod pa dyan ang food security para sa ating mga tao. Kaya ibig bang sabihin to sa taong 2048, wala na talagang isdang matitira sa dagat? Well, pwera biro. Ayon sa ilang eksperto, dahil sa patuloy na nangyayaring overfishing, ang mga isda sa karagatan ay mauubos sa taong 2048. Ginawan pa nga ito ng Netflix documentary na may pangalang Seaspiracy na nilabas noong Marso 2021. Pero gaano nga ba katotoo ang pag-aaral na ito sa realidad? Ayon sa 8 eksperto na galing sa iba't ibang field ng marine ecology, napaka-imposible na mauubos natin ang mga isda sa karagatan. Pero sinasabi din nila na hindi mawawala ang problema na dulot ng overfishing. At walang makakatanggi dito. Ang isa sa pinakamalaking problema na dulot ng overfishing ay ang pagkaubos ng iba't ibang uri ng isda sa dagat. Hindi kasi sila pare-pareho ng katangian pagdating sa pagpaparami at paglaki. Kaya lamang talaga dito ang mabilis magparami. At dyan na nga papasok ang mga cephalopods. Ang mga cephalopods ay gaya ng mga pusit, octopus, cuttlefish at marami pang iba. Ang mga lahi kasi ng pusit at octopus ay mas mabilis lumaki at karamihan sa kanila ay nabubuhay lamang sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Pero napakarami nilang mangitlog. Tapos lahat pa ng itlog nila ay nabubuhay. Sa madaling salita, mabilis nakaka-adapt ang mga cephalopods sa nangyayari sa kanilang paligid kumpara sa ibang isda o hayop. Ang jumbo squid o kilala rin sa tawag na humbled squid ay tumitimbang ng nasa 1 hanggang 2 kilo at nabubuhay sila ng nasa 1 taon. Makikita sila sa Eastern Pacific Ocean at pinagkakakitaan ito ng mga mangingisda ng Chile, Mexico at Peru. Pero dahil sa climate change, nagbabago ang anyo ng mga humbled squid. Una, nadoble ang haba nila kumpara sa normal. At pangalawa, bago sila mamatay sa kanilang 1 to 2 year lifespan, lumalaki na sila sa napakabihirang laki. Dati inaabot lang sila ng hanggang 2 kilo. Ngayon meron ng ilan na umaabot ng 40 kilos. Ang laki ng diferensya. Pero bakit nga ba nakakalamang ang mga cephalopods pagdating sa mga isda? Well, ang isang babaeng octopus ay kayang mangitlog nang nasa 100,000 hanggang 500,000 itlog. Ngayon, alam mo na. Mas marami ito kumpara sa ibang uri ng isda lalo na sa mga malalaking isda. Ganon din naman ang mga cuttlefish at kung minsan umaabot sa 1,000,000 ang kumpol ng itlog ng mga hayop na ito.
Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit tinuturing nilang invasive species ang mga cephalopods. Kaya di naman sila dumadami ng sobra dahil ito sa warm climate kung saan season talaga nila magparami. At dahil na rin ito sa pagbaba ng bilang ng mga tuna na kadalasang kumakain sa mga ito. Yung ibang scientist nga, tinuturing na sila ng daga sa dagat dahil sobrang dami nila. Ganyan sila kagaling pagdating sa pag-a-adapt sa kahit na anong kondisyon sa dagat. Kagandahan nga lang hindi sila kagaya ng daga na nagkakalat ng sakit. Taong 2016 naman, nasa 10,000 pusit ang inanod sa baybayin ng Santa Maria at Chile. Normal lang naman na minsan ay may naanod na mga pusit sa mga tabing dagat tuwing winter, pero hindi ganito kadami. Iniisip tuloy ng mga tao na may dilubyong naganap, pero sa totoo lamang, ang 10,000 pusit ay hindi kawalan sa kanilang populasyon. Dahil ang pusit ay mabilis magparami at mabilis din silang kumalat. Kaya kahit na mamatayan sila ng 10,000, ay parang hindi sila maaapektuhan. Malungkot lang pero hindi naman critical. Medyo mahirap na rin i-estimate kung gaano na nga ba karami ang populasyon ng mga cephalopods magmula noong nakaraang dekada. Kaya para mapag-aralan ito, ginamit ng mga siyentipiko ang catch rate. Pinag-aralan nila kung gaano karami ang tinaas ng huli ng mga mangingisda taon-taon. Hindi na nga nila nabanggit ang bilang o kung gaano na nga ba kadami, pero sinabi nila na nakakagulat ang biglaang paglobo ng kanilang populasyon. Merong mga ebidensya na talagang magpapatunay na lumaki ang populasyon ng mga ito gaya noong taong 2022. Malaking bilang ng grupo ng octopus ang namataan sa Cornwall coastline. Ayon sa mga scientist, ang pagtaas ng kanilang populasyon ay tila ba medyo mahirap ng kontrolin. Habang sinasabi ng mga environmentalist na okay lang to at walang dapat ipangamba, para naman sa mga mangingisda kalaban nila ang mga octopus. Well, alam mo naman siguro na ang mga octopus ay matatalino. Pumapasok sila sa mga traps para sa mga crabs at lobster. Kakainin nila ang huli sa baytakas. Ganyan sila kalupit. Pero natural lang na kahit anong hayop pa ang biglaang dumami ay may malaking epekto sa ecosystem. Hindi lang sa ibang hayop, kundi pati na rin sa ating mga tao. Sa kabilang banda naman, makikinabang ang mga hayop dito na kumakain sa kanila gaya ng pating, balyena at iba pang malalaking isda. Ang mga mangisda naman na target ang mga pusit at octopus ay siguradong tiba-tiba din. Ganun pa man, ibang-iba ang pattern ng populasyon ng mga pusit at octopus kumpara sa mga isda. Mas less stable ang bilang nila, kaya mahirap mahulaan. Kaya mahirap din na mag-focus ang negosyo dito dahil may mga tao na kung saan napaka-konti ng bilang nila at maaari itong maging dahilan ng pagbagsak ng negosyo. Mas maikli kasi ang buhay ng mga cephalopods kumpara sa karamihan ng lahi ng isda. Kung sakali man na mag-focus ang ibang kumpanya na manghuli na lang ng mga pusit at octopus, kailangan nilang i-monitor ng maigi ang populasyon ng mga ito at iwasan ang overfishing. Dahil kung hindi, sasapitin din nila ang katulad na kapalaran na mangyayari sa mga mangingisda sa panahon ngayon. Dahil kapag huli na, wala nang sapat na effort na makakatulong upang mabalik natin ang pinsala. Isa pa sa problema ng pagdami ng populasyon ng mga cephalopods ay ang pagkain nila na parabang wala nang bukas. Seryoso, may ilang lahi ng mga octopus na kayang kumain ng nasa 30% ng katumbas ng katawan nila araw-araw. Isipin mo na lang, kada kain nila, agad silang lumalaki. Tapos sobrang dami pa nila. Baka maubos din nila ang mga isda na hindi naaapektuhan ng overfishing ng mga tao. Mukhang pati sila ay mauubusan din ng isda, hindi lang tayong mga tao. So anong next? Aakyat na ba sila sa lupa para humanap ng pagkain? Kilabot, no? Pero ang totoo, normal lang ito sa mga octopus na nakatira malapit sa mga baybayin. Umaahon talaga sila sa tubig para humanap ng masasarap na shellfish at mga suso sa tabing dagat. Pero kung sakali na maubusan na din sila ng isda, baka sakaling mapadalas na ang pag-ahon ng mga ito sa lupa. Kaya naman kasing mabuhay ng mga octopus sa lupa Kaso nga lang nasa 20 hanggang 30 minutes lang. Merong ilang octopus ang umaahon sa dagat tapos hindi kaagad nakakabalik sa tubig. Kaya namamatay na lang sila kung saan man sila inabutan. Ang pagdami ng populasyon ng mga octopus ay hindi rin nila sinasadya. Yung totoo lang, mukhang hindi rin nila ito gusto dahil ayaw din nila ng maraming kakompetensya pagdating sa pagkain at babae. Alam mo ba na kinakanibal ng mga octopus ang kapwa nila kapag wala na silang makain sa paligid nila? Yan ang epekto ng pagtaas ng kanilang populasyon. Hindi rin sila nagigilty sa ginagawa nila sa kapwa nila. Kahit pa hindi pang kakanibal ang usapan, ang mga octopus ay mainitin ng ulo at ayaw na ayaw nila na may kasama silang iba. Madalas silang nagbabatuhan ng mga bagay sa dagat gaya ng clams, lupa o bato. Dahil
request, mahilig siguro sila sa away. Mas gugustuhin pa nilang mapag-isa kaysa kasama ang kapwa nila. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap silang palakihin sa mga farm. Kapag pinagsama-sama mo sila sa isang masikip na lugar, mag-aaway sila dahil territorial ang mga ito. Hindi magtatagal at magkakainan ang bawat isa sa kanila hanggang sa lumala ang sitwasyon. Kapag hindi na nila kinaya ang stress, nauwi ito lahat sa self-cannibalism. Literal na kinakain nila ang kanilang sariling braso dahil sa sobrang stress. Kaya naman kung sakaling dumami ang mga octopus sa buong mundo at sumikip para sa kanila ang karagatan, siguradong uubusin din nila ulit ang lahi nila sa pamamagitan ng cannibal at self-cannibalism. Balikan naman natin ang pinakatanong dito sa ating video. Sabihin na nating mauubos o mahuli ng mga tao ang lahat ng isda sa buong mundo. Ano nga ba ang matinding epekto nito sa ating planeta at sa ating mga tao? Well, maraming tao ang mawawalan ng pagkain, kabilang na dyan ang ilang hayop na kumakain ng isda. Ang isda ay isang crucial na source ng protina ng nasa 3 bilyong katao. Hindi lang yan dahil lahat ng coral reefs sa ating dagat ay mamamatay dahil sa mga seaweed. Pagkain kasi ito ng mga isda at kung wala na nga sila ay dadami sigurado ang mga seaweed na siyang sisira sa lahat ng coral reefs. At ayon sa pag-aaral, merong uri ng isda na dumudumi ng white sand at marahil ito ang dahilan kung bakit maraming white sand sa Hawaii. Aba, aalamin natin ang tungkol sa isdang yan. So yan ang mga posibleng maging problema natin kapag sila ay nawala. Reminder, palike ng video dahil patapos na tayo. Salamat.